Hello, Agri Nation! So, andito tayo ngayon sa may bee farm sa may Sampaloc, Quezon. So, ayan, ang ganda ng kanilang farm. So, ayan, pasukin na nga natin ang bee farm dito sa Sampaloc, Quezon, na kung saan ay talaga namang bubusog ang iyong mata sa iyong makikita. Ang una kong napansin dito, mga ka-agri, ay ang nagtataas na at naglalayugang mga puno. Ayan, pagbaba pa lang namin ang aming sasakyan. So, mahilig kasi talaga ako sa nature, mga ka-agri. So, ito, kinuhaan ko talaga kung paano kung nakikita sa personal hanggang dito sa video kung gaano kagaganda yung mga puno na iba-iba ang laki. At saka, meron kang makikita na gumagatang na iba't ibang mga vines doon sa bawat puno. So, ito kasi guys, itong vines na to ay halaman na ito dito para sa atin. Pero doon sa kanila, nakakalat lang. At ang ganda ng pagkakatubo niya, wow, doon sa bawat puno na akala mo sinadyang pagapangin dyan sa puno na yan. Pero hindi. Marami talagang ganyang halaman doon sa iba't ibang puno na mga nakitaan ko. At ayon kay Google, ang tawag daw dito ay satin potos. Sa bawat paghakbang ng aking mga paa at sa bawat pagkurap ng aking mga mata, ay hindi ko talaga mapigil yung sarili ko na kuhanan ng video ang nagaganda ang mga punong ito. So binaba ko pa nga ito eh. So meron nga pala silang ganito, yung parang maliit na simbahan. Wow! At saka maganda yung pagkakagawa kasi dito sa entrance mo ito makikita bago ka makapasok sa kanilang training hall. So ayan o, oh, ang ganda-ganda. Para kabagang nakakita ng isang painting. At saka ito nga pala yung kanilang entrance. So sa entrance marami kang makikita ng ganyang puno. Yung para kabang nasa ibang bansa. Tapos, para sa kanilang mga kabayo, so dito sila nakakulong sa ginawa nilang koral. So ayan yung kabayo nila. So ang ganda-ganda. Paglampas mo naman mga ka-agri sa kanilang koral, so pagbaba mo dito, makakakita ka naman ng kulungan ng mga usa. So yung mga usa nila dito mga ka-agri ay mababait at saka hindi maiilap. So nalapitan ko ngayon ng medyo malapit na malapit sa kanila at hindi sila nahihiya sa camera. Sana po! Dinamihan ko ngayon pagkuha ng video sa kanila eh, para naman ma-enjoy ko yung moment na nakakita ako ng usa dyan. So mga lima yan sila dyan ka-agri. Yan. Magaling nga silang mag-alaga ng usa dito mga ka-agri. Ikaw lang naman kasi eh, ayaw mo akong alagaan. Oo, matataba yung usa nila dito. Maski itong mga kabayo nila mga ka-agri, pinapakain nila ng mga sinakating mga damo. So naabutan pa nga namin sila dyan yung nagsasakati ng damo. Tapos pinapakain nila dito sa mga kabayo nila. Kaya naman ayan o, ang taba-taba ng kanilang mga kabayo. Tapos meron din sila ditong ostrich. So ayan, may ostrich sila dito. Mas malaki pa sa akin. Kung nilalapitan ko nga ay lumayo na siya. Parang ikaw ay malapitan. Pilip umalis sa akin. Pero hindi pa rin ako sumuko. Nakukuha naman ako ng video na malapit sa kanila. At saka gumagalaw-galaw pa nga yung pakpak niya. Gatyan eh. O ayan o. Oh. Ang sarap nilang pagmasdan. Sulitin na natin habang solo nila itong nagkakataon na makuhaan sila ng video. Ayan, tapos napahinto na naman ako dito. Wala lang, nagandahan lang na naman ako para kung nasa ibang bansa. Pag nakakita ko ng ganitong tanawin. Tapos, sa may ibaba naman ng venue, makikita mo ito. So, para ka naglakad sa isang paraiso na ang ganda-ganda. Tapos sa may banda niyan guys, merong lawa. So, kompleto sila dito ng accommodation tsaka yung mga facilities na kakailanganin mo. Kung kayo naman nagkakandak dito ng training, seminar, camping, o ano pa mang naisin nyo sa buhay, basta bahala na kayo kasi malalaki naman na kayo. Kung may pera nga lang ako at malapit lang yung pamilya ko rito, ay gusto ko silang dalahin dito kasi ito na yung perfect place na makapagmuni-muni at saka may alis mo yung mga problema, stress, dyan na nararamdaman mo. Eh, ang sarap-sarap dito mag-unwind. So feeling mo, mailalabas mo lahat ng mga hinunakit mo sa buhay. Tapos, yung paligid mo, puro puno. Tapos, ang ganda-ganda ng mga tanawin na makikita mo rito. So, ayan, merong mga halaman, nakapalibot yung mga puno, meron silang mga accommodation or transient na rito, kompleto, may CR, may labahan, merong palaruan ng mga bata. So, wala ka na nga hanapin pa. Ang kaso nga lang ito ay malayo ito sa Aurora. So, ito ay Calabarzon. Ayan, dito naman mga ka-agri, in-enjoy ko na lang yung moment na kuhanan ng maraming video
yung learning site na sa may ibaba at na-amiss kasi ako sa ganda talaga ng kanilang mga accommodation dito sa ibaba. So, lagi kasi sa painting, nakikita ko ganito kaganda. So, meron para talaga sa realidad na ganito. So, ayan, may lawa sa paligid. So, sana walang lamok. Kasi pag ganyan may tubig, ay merong lamok. Mabuti nga kung lamok lang, mga ka-agri. Eh, kung imagine, nakasakay ka dyan sa may floating rest house na yan, tapos sa likuran mo, lalapain ka na ng ahas o anaconda o crocodile na nandiyan naninirahan sa lawa na yan. O, edi tapos ang ligaya. Dumayo ka pa, magpapalapa ka lang pala. Medyo na mga ka-agri. So, ito nga palang floating rest house nila ay gawa yung bubong sa anahaw. So, talagang presko ang mapifeel mo pag nakasakay ka rito habang siguro merong kumakanta, tumutugtog o nagpa-perform dito sa kanilang stage at natutuwan ko. Habang talaw na talaw mo yung ganda ng mga puno na nakapalibot dun sa lawa. At try natin maglakad-lakad dito sa kanilang floating rest house. So, ito yung kanilang dining area. So, dyan siguro kumakain habang sumasakay dito sa floating rest house. So, syempre, tingnan ko naman kung may hilo ba ako kung gagalaw-galaw. So, maingat pa yung paghawa ko dito kasi baka ako ay mahulog patungo sa'yo. At dito naman, sa may gawing itaas, so, ito na yung last. Siguro, ito yung pinakamahal nilang accommodation dito kasi naiiba ito at saka nakabukod. So, mapapansin nyo, marami din siyang puno. So, maganda yung tanawin at katabi rin siya ng lawa. At para sa huling sulyap, tarang magbalik tanaw. So, ito yung lawa. Tapos, nandito nakatali yung kanilang floating rest house kasi baka maglayas. May joke lang. Kasi baka lumubog o matumba nang wala namang nakasakay. And then, ito yung paakyat na papunta doon sa learning area. So, meron sila dito kasi nga pinagdadausan ng training and seminar. Ito kasing site na ito ay accredited din na PPI. So, dito ginaganap yung mga pagsasanay at trainings katulad ng ginawa namin dito ng Lakbay Aral para sa mga magtatanim ng mga niyog sa ating bayan. So, sa Aurora. So, ayan. So, marami naman sila natutunan dito, guys. Dahil ito ay part ng kanilang trainings. So, naglakbay-aral sila dito sa Calabarzon para hanapin o tingnan yung mga technology na meron o ginagawa dito sa Calabarzon. So, ayan, paakyat na ako dito, guys. Kasi baka ako ay maiwanan na ng aming sasakyan dahil kami ay paalis na at patungo na doon sa aming susunod na destination. So, dito, ang ganda-ganda rito. So, hindi siya nakakasawang tingnan, hindi siya nakakasawang pagmasdan, hindi katulad mo, nagsawa ka na sa akin. At ayan na nga, naghihintay na sila sa aming pagdating. So, nagkanya-kanya na kasi kami dyan ng libot, kahit na ulan. So, from dito, sa magandang lawa na ito, na napapalibutan ng maraming punong kahoy, so, punta naman tayo doon sa labas ng kanyang bar. Dito, madadaanan mo yung taniman ng mga mayana. O naalala niyo pa ba dyan, mga plantitas, mga ka-agri? So, naadik din tayo sa nagagandahang kukulay ng mga dahon ng mayanang ito. Isa na ako dyan sa nagbubulsa ng isang talbos ng mayana kung saan ako makaputol dyan sa daan at makakita ng nagandahan ko ba. Ayan, punta na tayo sa pinakapuso kung bakit tayo narito. So, dito meron silang mga dwarf na coconut. So, pinag-aasawa nila yung mayroong characteristics na magaganda para makapag-produce ng hybrid coconut. Sila po mag-explain sa ano? Yung aming po mga ginagawang pangkaraniwan po dito sa field, sa Niugan. Saan nag-hybridize nga po ang PCA. So, ito na mga ka-agri, yung product ng hybridization. O diba, imagine, meron ka lamang 100 puno ng dwarf coconut na ganiyan ay napakasarap na ng buhay mo. O naman yun. Pollen. Yun na nga eh. Sir, hindi ko alam kung ano yung buko dyan.
Sa part na ito mga ka-agri, idinidemonstrate ni Kuya yung tinatawag na force opening. Tinatanggal yung nakabalot dun sa puso ng niyog para lumabas yung kanyang mga bunga at bulaklak. Itinuturo dito kung paano sinasagawa yung tinatawag na cross-pollination para makapag-produce tayo ng hybrid dwarf coconut. So, kailangan daw walang maiiwan na bunga.